Magandang araw po sa inyo, mga ka-YouTube, mga ka-Facebook, at mga ka-Twitter. Kung kayo man ay nanonood ngayon, maligaya po kami sapagkat inyo pong kinilik ang video na ito. At nais po naming ihatid sa inyo ang pinamagatan pong Unforgettable Love. Ayan. Ito po, si Nelvin Alabanza. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Jan Vincent Moralda. Ito po ang programang Adventist Youth Defender. Ito po ay YouTube Bible Study na pwede nyo rin pong i-share sa inyo pong Facebook at pwede nyo pong mapanood po ng iba pong mga kaibigan po ninyo. Unforgettable Love. Marami po ngayon sa panahon natin na nagtatago sa dilim sapagkat gusto nilang ma-experience yung hindi malilimutang pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yan ay hindi po tunay na pag-ibig. Yan po ay peking pag-ibig. Ngayon pong pag-aaral natin ngayon, sangayon po sa banal na kasulatan, yung pong unforgettable love na tunay na ito po ay hindi po ma-experience ng sino man kung hindi po nila mapapakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan. At syempre, ito pong pag-aaral natin itong Brother John ay mga tanong na maaring tanong din po ninyo at sasagutin po natin sa pamagitan po ng ating pong banal na kasulatan. At ang unang tanong, Brother John, ganito: does God really care about me? Kasi sapagkat maraming mga tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Ang mga taong namatayan at nawala ng pamilya at ang tangi nilang isinisigaw, ang tanong po, does God really care about me? Ayan, napakagandang katanungan sapagkat ito po'y practical na katanungan din sa ating buhay. Mga kaibigan, marahil naalala ko, Brother Nelvin, ang isang kantang, Natutulog Ba ang Diyos? Sa kabila ng ating buhay sa lupang ito, nakaranas tayo ng napakabigat na problema. Marahil ang katanungang ito ay katanungan din ninyo, mga kaibigan, na ang Diyos ba ay buhay? Kung tunay ba ang Diyos ng pag-ibig, na siyang nag-aalalay sa ating buhay? Tunay baga na siya ay umaalala sa ating buhay? Atin pong talimahin ang hiwaga ng Biblia sapagkat ang katanungang iyan, ang Biblia lamang din ang sasagot. Buksan ho natin ang ating mga kasulatan. No? Sa aklat ho ng Isaya, ang kapitulo ay 43, ang bersikulo ay 4. Matatagpuan po natin ito. Kung inyo itong natatagpuan o nasumpungan, atin po itong basahin. Sabi po dito, since you were precious in my sight, you have been honored and I love you. Oh, napakaganda. Brother Nelvin, kung ayong girlfriend ay magsasabi na, I love you. Apa, syempre. Yeah. Parang napakasarap po yung Felix. Nakatulog ka ng mahimbing. Oh. Pero ang ating Panginoon, sinabi din niya na, I love you. Aba, mas lalo mako-comfort ka kung ang ating, Panginoon, kung ating mga magulang, ang ating mga girlfriend, boyfriend, magsasabi na, I love you. Good night. I love you. Sweet dreams. Sweet dreams. Sinasabi pa. No. Kaya ang ating Panginoon nagsasabi na, I love you. Ano ang pagmamahal na iyan? Meron pa pong mga talata sa Biblia na kung saan nagsasabi din ang ating Panginoon na, I love you. Sa aklat po ng Jeremiah, ang kapitulo ay 31, ang talata ay 3. No. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. Yes, I have loved you with an everlasting love. Wow, Brother Nelvin. Everlasting love. Everlasting. Ibig sabihin, walang hanggan. Walang hanggan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, mga kaibigan, ay walang hanggan. Marahil ngayon, meron kang kaibigan o best friend sa mga oras na ito. Pagdating ng araw ay meron nga tayong kasabihan na the greatest enemy is our best friend. Kasi alam niya ang lahat ng sikreto sa inyong buhay. Marahil ang pag-ibig ng tao ay nahihinto. Ngunit ang pag-ibig ng ating Panginoon, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ho natin ba i-grab ang opportunity? Natanggapin ang ating Panginoon at siya'y nagsasabi na tunay na minamahal niya tayong mga tao.
Kaya kung tayo ay nagsasabi na ang Panginoon ba ay nandyan pa sa ating tabi? Yes, ang ating Panginoon ay patuloy na nandyan at nagmamahal sa atin. Tayo lamang mga tao ang patuloy na lumalayo sa Kanya. Ang pag-ibig at ang kadakilaan ng ating Panginoon ay inaabot niya sa ating buhay. Tayo lamang mga tao ay pinili nating magkasala, kaya tayo ay napalayo sa Kanya. Kaya yan yung mga kasagutan, Brother Nelvin, na yes, paano ang Panginoon ay umaalala, umaalalay sa ating buhay o nag-aalala. May pakialam sa atin, yes. O pakialam sa ating Panginoon, may pakialam ba? Yes, sapagkat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya Brother Nelvin, yun ho yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pag-ibig niya ay walang hanggang pag-ibig. Kaya ang ating pangalawang katanungan, Brother Nelvin, ay ganito. How has God demonstrated His love for us? Paano pinatunayan ng ating Panginoon? Since kanina binasa natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. E paano niya napatunayan ang pag-ibig na iyan? Opo, maganda po yung tanong niyan sapagkat ngayon po ay kapag ka ikaw ay nanliligaw, paano patutunayan sa nililigaw mo na mahal mo siya? Oo. Siyempre po ay pupunta niyo sa bahay at siya nililigaw mo kahit na mataray sa iyo ay pagtsatsagaan mo pa rin. Pero ito pong pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. He demonstrated His love according to the Bible. Buksan po natin, Brother John, ang ating banal na kasulatan sa 1 John 4 verse 9 to 10. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan eh. Ang sabi eh, in this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him in this love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Napakaganda, Brother John, sapagkat ang sabi dito, paano natin dinemonstrate ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pag-ibig? Simple lang. Sa pamagitan ng kanyang anak. Isinugo. Na walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Isinugo para po hindi pagsilbihan, kundi mamatay para po sa ating pong mga kasalanan. God, ang ating Panginoong Jesus, ang siya naging substitute natin na siya ang mamatay instead na po tayo. Ganyan po, i-demonstrate ng ating Panginoong Diyos ang kanya pong pagmamahal sa atin. Kaya ang susunod po na tanong, mga kaibigan, ay ganito. How could He love someone like me? Tayo po ay makasalanan. How could He love someone like me? Brother John, meron ba tayong sagot dyan tungkol na nanggagaling sa banal na kasulatan? Gusto ko lang pong i-clarify ang tanong na ito. Kasi malimit na sa atin bilang mga tao, minsan natanong sa ating isipan, paano kung mahalin ang taong makasalanan? Paano kung mahalin ang taong mamamatay tao? Paano kung mahalin ang taong na adik, salot sa lipunan, ika nga? Ano? Paano nga kaya, ang tanong po natin, how could He love me someone like me? How could God loves me? Nakagaya ko, isang makasalanan. Nakagaya kung tunay na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay para sa lahat, hindi lamang para sa ating mga Pilipino. Para ho ito sa lahat. At paano kaya? Papansinin po natin at ating babasahin ang Biblia sapagkat ang tanging makakasagot sa katanungang iyan ay hindi ho ang inyong lingkod, walang iba kundi ang Biblia. Bubuksan po natin ang ating Biblia. Ano ho ang sinasabi ng Biblia? Sa aklat po ng Romans 5 verse 8, sa Roma 5, ang versikulo ay 8. Ito ang nasusulat. But God demonstrate His own love toward us, in that while we still sinners, Christ died for us. Wow! Wow, napakaganda na kung saan ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Pinatunayan niya sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo while we are still sinners. At ang Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Kaya ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang para sa akin, hindi lamang kay Brother Nelvin, bagkus para din po ito sa inyo.
ang kaligtasan ay inaalok parati sa ating buhay. Na kung saan, in that while we still sinners, ika nga, sangayon sa ating binasa, Christ died for us. Ano ho? Napakaganda na malaman ho natin, Brother Nelvin, na merong isang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon na matay para sa ating lahat. Kaya ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. Hindi lamang para sa mayayaman, bagus lahat ng tao, sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Kaya ho, ang sunod ho nating katanungan, Brother Nelvin, ay ganito. What does his death do for me? Ano ang kamatayan, ano ang naidudulot ng kamatayan para sa akin o para sa kanila o para sa iyo? Yung po binabanggit natin, kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yeah. Anong magagawa niya sa atin? Well, sa ating po mga tao, sa human thinking, ay ang maaring sabihin natin, wala namang silbi yan. Ano nung silbi ng kamatayan na yan? Pero sa ngayon po sa Banal na Kasulatan, ay ito po ang sagot ng Banal na Kasulatan. Buksan po natin ang Biblia. Ang sabi po, Brother John, sa Banal na Kasulatan, sa John 1 verse 12, ay ganito po ang sinasabi. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Amen. To those who believe in His name. Ayan po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Na yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus ay binibigyan tayo ng pagkakataon na maging anak niya at maging kapamilya tayo ng ating Panginoong Diyos. At syempre po, kung sino pang maniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, siya po ay makatatamo ng kaligtasan na ito ay yung buhay na walang hanggan na pinagkakalob sa atin ng Panginoong Jesus. Na ito ay hindi po natin mabibili sa mall at kahit saang SM pa sa Pilipinas, kahit saan pang pure gold ay hindi po natin mabibili ang regalo ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan sa atin. Kaya ang Panginoon lamang talaga ang makapagbibigay ng tinatawag natin. At dapat nating sampalatayanan, Brother John. At dahil dyan, ito po ang sunod nating tanong na maaring tanong din po ng lahat po ng mga tao. Ang tanong ay ganito, Brother John. How do I receive Him and pass from death to life? Paano nga ba? Ito po, Brother John. Napakagandang katanungan po ito, mga kaibigan. Inuulit po namin, hindi po namin kayang sagutin ang mga katanungan iyan. Kami lamang ay nagdidepende sa salita ng ating Panginoon. Kaya bubuksan natin ang Biblia, ang mga sitas ng Biblia na kung saan magbibigay linaw sa ating mga katanungan. Bubuksan po natin ang ating Biblia. Ano po? Ang mga bagay na kung saan dapat po nating i-admit sa mga panahong ito. Sabi dyan eh, may tatlong ang bagay. Biblia na kung saan naghahayag ng tatlong bagay na kailangan nating i-admit. At ang mga bagay ito, ang atin pong nakuha o ang amin pong nakuhang mga bagay na ito ay meron hong tatlo. Marahil meron ho kayong karagdagan na naisip ninyo at ang inyong mga lingkod ay meron pong tatlong nakita na kung saan kailangan nating i-admit o i-admit natin na tayo baga ay isang tao na makasalanan. Ang una po nating i-admit, Brother Nelvin, ay ganito. I am a sinner. All have sinned. Sangayon sa Roma 3:23. At sabi niyan, ang una nating i-admit sa ating buhay ay tayo ay makasalanan. At ang lahat ay makasalanan. Niminsan man, walang isa, uniisa ay walang matuwid sa lupang ito. Kaya ang tangi nating i-admit una ay tayo ay makasalanan. At syempre po, yung pangalawa, Brother John, kung tinanggap natin na tayo ay makasalanan, dapat tanggapin din natin na dahil tayo ay makasalanan, ay tayo ay mamamatay. Sabi po sa Romans 3 verse 23, the wages of sin is death. Kaya huwag po kayong magtataka kung maraming mga tao ang namamatay sapagkat tayo po, ang lahat po ng mga tao ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos. At ang kabayaran daw po ng kasalanan ay
kamatayan. Yan ang pangalawa nating i-admit. At yung pangatlo, Brother John, ay ano? Sa ngayon po sa Juan o sa John 15 verse 5, ano po? Mabasahin natin ang Biblia, Brother Nelvin. Sige. Sabi yan, I cannot save myself. I cannot save myself. Without me, you can do nothing. Wow. Sino ho nagsasalita dito? Ating Panginoong Jesus. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon ay, without me, you can do nothing. Kung wala ako sa inyong buhay, ay wala kang magagawa. Kaya sa ating buhay, marahil iniisip natin, anong klaseng buhay mayroon ako? Hindi ho ba natin natanong sa ating buhay, sa ating personal na buhay, ang Panginoon ba ay patuloy na nasa atin? O ang Panginoon ba ay patuloy na nahayag sa atin? Kaya tayo naghihirap sa mga panahong ito. Kaya maraming tayong katanungan. Minsan pa ay naisip natin na meron bagang Diyos na nagmamahal sa atin. Bakit? Kasi tayo ay napahiwalay, mas pinili natin na gumawa ng kasalanan kaysa ng kabutihan. Ayan ho ang tatlong bagay na tangi-tangi nating i-admit sa ating buhay. Tatlo po yun. Una ay, I am a sinner. Makasalanan. At dahil tayo makasalanan, pangalawa, tayo ay mamamatay. Admit natin na tayo po ay mamamatay. At pangatlo, at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay. At syempre, pagkatapos po ng Brother John, pagkatapos nating i-admit na tayo ay makasalanan at tayo mamamatay at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, dapat tayong maniwala sa tatlong bagay. At ano po yung tatlong bagay na yun, Brother John? Ayan, papansinin po natin kung ano po yung mga tatlong bagay na dapat natin napaniwalaan. Una ay matatagpuan po sa Hebreo o sa Hebrews 2 verse 9. Ang sabi po, He died for me, that He, the third personal pronoun na He, ay tumutukoy kay Jesus Cristo, Christ. Oh. Jesus Christ, might taste death for everyone. Wow! Wow. Everyone! Ibig sabihin, hindi lamang para sa iyo, hindi lang para sa akin. Oh, pangkalahatan. At kayo pong nanunod niyan, kasama po kayo sa everyone. Ayun po yun. So, yun ho yung una na kailangan natin paniwalaan. Ang pangalawa ay, He forgives me. Wow. Ang sabi po sa 1 John 1:9. Ang sabi po sa banal na kasulatan, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Ayan po ang sabi sa 1 John 1:9. Kung ating pong i-confess ang ating pong mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos, tayo ay Kanyang patatawarin. Mahirap ba magsabi ng sorry, Brother John? Oh, kaya maraming mga relationship ngayon ang nasisira sapagkat marami ang hindi marunong mag-sorry. Say sorry. Mag-confess ka ng iyong kasalanan. At ganun din po ang dapat po natin gawin. Mag-confess po tayo ng kasalanan sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay patatawarin. Hindi po sinasabi ng talata na mag-confess tayo kay brother ganito, sa taong ganito, at tayo patatawarin ng Diyos. Hindi. Tayo po ay mag-confess mismo sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa mga tao nakapaligid sa atin. Nasabihin natin, patawarin mo ako para patawarin ako ng Panginoon Diyos. Mali po yun. Sapagkat ang kapatawaran ay maibibigay lamang ng ating mahal na Panginoong Diyos na nasa langit. Kaya, at syempre, yung pangatlo, Brother John, ano yon? Ang pangatlo ay, He saves me. Matatagpuan po natin sa John 6 verse 47. Mm-hmm. Sige, buksan natin. He who believes in me has everlasting life. Wow. Napakaganda na kung saan ang sino daw pong maniwala sa ating Panginoon ay magkakaroon ng tinatawag na everlasting life. Wow, napakagandang isipin. Nung una ay sinabi ng ating Panginoon, I love you with an everlasting love. At ganito naman ang sinasabi ng ating Panginoon, pag tayo daw po ay maniwala, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na everlasting. Buhay na walang life. Hanggan. Buhay na walang hanggan. Ni sino man ay walang makapagbigay nito, Brother Nelvin. Yeah. Ni anumang bagay ay hindi mapantayan ang tinatawag nating everlasting life. Ito'y masusumpungan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Oo, kasi sabi nila ba? Sabi nila, maraming mga tao ngayon nang nasa Manila ngayon na aga ang gising, 'di ba? Maaga silang gumigising. Sabi nila, hanap buhay daw. Pero kung naghahanap buhay, bakit namamatay? Hindi kaya mali ang paghahanap buhay?
Sapagkat kung talaga tayo ay naghahanap ng buhay, ang buhay na walang hanggan ay hindi natin makikita sa mga material na ating pong tinatamasa ngayon. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay makikita lamang natin sa ating mahal na Panginoong Jesus. At dahil dyan, Brother John, nais nating isunod itong sunod na tanong na ito. What must I do in order to obtain this gift of salvation? Ano bang dapat natin gawin, Brother John? What must I do in order to obtain this gift of salvation? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Brother John. Sangayon po sa Romans 3 verse 24. Uh-huh. Ito ang kasagutan sa tanong na iyon. Naalala ko marami pong tao ngayon na nagsisikap at nagtitiis, nagpapapako sa krus para lamang masumpungan daw nila ang tinatawag ng kaligtasan. Oh. Ano po? Ginawa nila ang mga bagay niyon. Nagtiis sila sa mga sugat sa abdi kasi masusumpungan daw nila ang kaligtasan. Oh. At hayaan po natin ang Biblia na magsasabi at sasagot sa katanungang iyan. Sabi sa Romans 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wow, hindi. Pag sinabi nating tayo inaring ganap sa tinatawag nating grace, kasi yung grace na yan ay galing yan sa salitang Grego na charis. Ang ibig sabihin ay gift of God. So pag sinabi nating gift, hindi natin inaasahan o hindi ito karapat-dapat na para sa atin. Pero yan ay nahayag sa ating buhay at inaalok ng ating Panginoon sapagkat pinatunayan niya na minamahal niya tayo. Kaya ang kaligtasan ito, Brother Nelvin, at kayong nakikinig at nanonood, ito'y masusumpungan lamang kanino? Kay Kristo. Wala nang iba pa. At tayo ay maaari lumapit sa ating Panginoon at ang ating Panginoon ay banayag na tayo'y patawarin at siya ang Diyos na mapagmahal. At ang sabi pa sa isang talata, Brother John, sabi sa Romans 3 verse 28, ito pong sabi, Brother John, a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Ang sabi doon ay, the man will not justified. Wow, napakaganda yun. Ibig sabihin, kahit na ma-perfect mo yung law, ay hindi ka maja-justified sa pamamagitan ng law. Bagkos, maja-justified ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Mamaya ay pag-aaralan natin kung ano ba naman yung part ng law sa atin. Kung tayo ay naligtas na sa biyaya, meron pa bang halaga yung kautusan ng Diyos? Pag-aaralan natin yan mamaya. Pero ngayon, ang sabi dito, hindi tayo naja-justified sa mga gawa. Sa paggawa, sa mga pagsunod sa kautusan, kundi tayo naja-justified sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Brother John, ito pa ang sunod na tanong. Ang sabi doon, Brother John, when I join His family through faith, what change does Jesus make in my life? Kung tayo ay ma-join, o tayo sasali sa tinatawag nating family through faith, ano ang gagawin ng ating Panginoon para mabago ang ating buhay? Ngayon, tayo gumagawa ng ganito na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At narinig natin ang mensahe ng kaligtasan. Ang tanong, ano ang gagawin ng ating Panginoon na ating Diyos para mabago o gawin ang nararapat sa ating buhay? Magandang tanong yan sapagkat ang Biblia po ay nagsasabi ng mga kasagutan na maaaring hindi natin kayang sagutin. Pero ang Bible po ay punong-puno po ng sagot. Kaya ang sabi po, ang sagot po dyan sa tanong po natin ay ganito po. Sang-ayon po sa banal na kasulatan, sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po ay ganito. Mababasa po natin, therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. All things, sabi dito, pinaliwanag, all things have passed away. Behold, all things have become new. Nagiging bago po. Tayo po ay binabago ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Magtataka naman kayo, di ba? Marami naman ang nananampalataya sa Panginoon, pero ang ugali, ganun pa rin. E baka naman po talagang hindi talaga niya tinanggap ang ating Panginoong Jesus.
At baka naman ay yung tao na yon nakita po natin, eh gaya-gaya lamang. At sa salita lamang ang sinasabi, mali po yun sapagkat ang sinasabi dito ay dapat naman manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang sa salita, kundi buong puso natin dapat na sa palatayanan ng ating Panginoong Hesus. At sabi dito sa banal na kasulatan, sa 2 Corinthians 5:17, napakalilo pong sinasabi, tayo po ay babaguhin ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi po doon, sunod po na tanong, Brother John, ay ito po. Will this changed life really be happier than the pleasures of the old life? Kasi sabi po nung iba, sabi po nung isa ko po nakausap, sabi eh, paano yan? Pag ako ay nakasama na ng ating Panginoong Diyos, meron pa ba doon beer sa langit? Meron pa ba doon bar? Magiging masaya ba ako doon kapag nabago na ang aking buhay? Baka hindi naman ako magiging masaya, Brother John. Sabi doon eh, baka nga naman hindi sila maging masaya. Brother John, meron ba tayong sagot dyan? Mahirap na tanong yan. Oo. Ano kaya ang kasagutan ng Biblia? Kaya ngayon, bubuksan po natin muli ang Bible. Okay. Bible. Meron yung mga kasagutan sa Biblia. Sa ngayon po sa John 15 verse 11, okay, atin po itong buksan sa John 15:11. Ito po ang nasusulat. These things I have spoken to you that your joy may be full. Wow! Sinulat pala yun para tayo maging masaya. No? Maging masaya. At tunay nga na ang kasayahan sa sanlibutang ito ay limitado. Limitado ang magbibigay ang mga bagay sa sanlibutang ito. Ngunit ang kasayahan, kung nais niyo pong masumpungan ang tunay na kasayahan, wala ho sa bar o sa diskuhan, ang tunay na kasayahan, Brother Nelvin, ay masusumpungan lamang natin sa piling at sa presensya ng ating Panginoon. Ikaw ba, kaibigan, ay gusto mong maging masaya? Tara! Maglingkod tayo sa ating Panginoon at ang ating dakilang Diyos ang siyang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Yan ho ang tama at nais ng ating Panginoon at napakagandang tinatawag nating joy o kasiyahan. Oo, tama po yun, sapagkat kapag tayo ay binabago ng ating Panginoong Yesus, nagmumukha tayong bata kahit na ang edad natin ay mga medyo matanda na. Gagaya mo, Brother Melvin. Ay, hindi pa. Bata pa ako. Ay, ako din ay bata pa. Huwag bumuka ako. Ano? Kaya nga, doon sa mga taong, sabi nila eh, kapag nabago yung buhay ko, hindi ako magiging masaya. Tanungin nga natin sila, yung mga taong hindi nagbago, yung mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoong Yesus, yung mga taong ngayon ay nasa kulungan sapagkat sila ay nakulong sa pamagitan ng mga kung ano-ano mga pinaggagawa nila. Tanungin nyo nga sila kung masaya sila sa kulungan, na sila doon ay nakakulong habang buhay, pero na lamang ngayon kung sila ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat, Brother John, ngayon ay meron tayong ginagawang pangangaral sa mga kulungan. Ito'y tinatawag na prison ministry. Kung kayo po ay nakatanggap noon, yung mga nakakulong doon ay nakatanggap sa ating Panginoong Yesus, maaaring nating masabi na sila ay magtatamo ng kasiyahan. Pero doon sa mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon, na nandoon sila ngayon sa kulungan na iyon, tanungin natin kung sila ay masaya. Ang sasagot sa inyo, hindi po sila masaya sapagkat sila ay nakakulong. Sapagkat ang tanging kasiyahan ay hindi po natin matatamo sa mga bagay na ating po tinatangkilik. Ito ay matatagpuan natin sa ating mahal na Panginoong Yesus. At kahit tanungin po ninyo, yung po mga mayayaman na nabaon sa utang, sila po ay hindi po masaya. Yung po mga taong gusto ay laging bago ang mga ganitong mga sasakyan nila, ang kanila pong cellphones ay gusto nila laging bago. Yan po mga taong wala pong kakontentuhan, wala po silang kasiyahan. Pero po, kung ating pong isusuko ang ating pong mga buhay sa ating Panginoong Yesus, tayo po ay magtatamo ng kasiyahan. At syempre, Brother John, ano ang sunod nating tanong dyan? Sabi po sa ating susunod na tanong, Brother Nelvin. Okay. Sabi dyan, but can I make myself do the things a Christian should do? Mm-hmm. Sabi ho dyan, but can I make myself to do the things a Christian should do? Posible ba na magawa natin ang tinatawag natin gawain bilang isang Kristiyano? Abay, syempre. Magagawa natin yon. Ang sabi po na banal kasulatan ay ganito, Brother John. Ang sabi po sa Bible, buksan po natin, ang sabi po sa Bible, sabi po sa Galatia 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ
lives in me. Ang sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang napakaganda pong talata na sinasabi po ng banal na kasulatan. Tayo po ay na-crucified na sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. At hindi na tayo ang nabubuhay sa atin, kundi si Kristo na. Kaya po, yung mga bagay na akala natin hindi natin magagawa, ay magagawa po natin sa tulong po ng ating Panginoong Yesus. At syempre po, mga kaibigan, hindi po dapat natin pangunahan ang ating Panginoong Yesus. Dapat po tayong manalangin sa Kanya bago natin gawin ang gusto natin gawin. At sangayon po sa banal na kasulatan, sabi diyan, tayo po ay na-crucified sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Yesus. At dahil diyan, si Kristo na ang namumuhay sa atin. Kaya kamusta-musta tayo ngayon sa mga nakikinig ngayon na tumanggap na sa ating Panginoong Yesus. Dapat hindi na kayo nabubuhay. Dapat ang ating Panginoong Yesus na. At dahil diyan, ito po ang sunod nating tanong. Do you mean, Brother John, do you mean that even the Ten Commandments, even the Ten Commandments would not be hard to obey? Ibig sabihin ba nun? Eh kasi sinagot natin, sangayon sa banal na kasulatan, ay magagawa natin sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. I can do all things, sabi sa Philippians 4:13. Ngayon ang tanong, pati ba yung Ten Commandments masusunod natin? Kasi marami nagsasabi ngayon, Brother John, na mahirap sundin ang kautusan ng Diyos. Wala nakakasunod sa kautusan ng Diyos. Hindi na natin kailangan ang kautusan ng Diyos, sabi ng iba. Sapagkat tayo ay naligtas na sa biyaya ng Panginoong Diyos. Di, anong sagot natin dyan, Brother John? Ako'y walang kasagutan. Ang Biblia, meron. Brother Elvin. Wala akong sagutan, pero ang Biblia, meron home mga kasagutan. Bubuksan po natin ang ating Biblia. Matatagpuan po sa aklat ng Unang Juan o 1 John 5 verse 3. Oh. Ano ho ang nasusulat? Sabi ho dito, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Wow, hindi pala pabigat yung... Hindi pala pabigat ang tinatawag nating kautusan. Bakit? Sabi sa 1 John 2 verse 5, but whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. Whoa. Ang pag-ibig ay siyang dadalisay sa ating buhay. Pag tinasabi natin, pag ang pag-ibig ay gagawa at gagalaw sa ating buhay, ano? Kasi ganito po yung prinsipyong iyan. Halimbawa, kung meron ho kayong minamahal, Brother Nelvin, ay pwede tayong sumunod sa kanyang gawain. Maging ang ating mga ina, kung ano ang kanilang sinasabi, inuutos, ay pwede nating sundin kahit hindi natin sila iniibig. Ang ating Panginoon nagsasabi na dahil sa pagmamahal, kaya natin nasusunod ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandment. Oo, gusto lang natin idiin dito na mga kapatid, mga kaibigan namin na nanonood dyan, totoo po na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi po makapagliligtas sa atin. Pero ang kaligtasan po, kapag tinanggap po natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang binubunga po nito ay ang pagsunod sa kautusan. Kasi Brother John, hindi naman po pwede na pagkatapos buong maligtas, tsaka ka papatay, tsaka ka mangangalo niya, tsaka ka mangrape, tsaka ka magnanakaw. Hindi naman ganun, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, minamahal mo ang ating Panginoon, ni hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Yes! Kung ating sinasabi na minamahal natin ating Panginoong Diyos, dapat sundin natin ang kanyang mga utos. Yes! At ang binubunga ng kaligtasan ay? Ang pagsunod. Ang pagsunod. At dahil dyan, ito po ang sunod na question na maaring tanong din po ng lahat ng mga tao ngayon. How can I be certain that the commandment keeping mention of God's people in the Bible is not legalism? Ano sagot natin dyan, Brother John? Sangayon sa banal na kasulatan, Brother John, ay? Meron tayong kasagutan. Sige. Sabi sa Revelation 14, verse 12, verse 12, ang nasusulat ay ganito. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the life of Jesus. Yes. Walang iba kundi ang mga tao na kung saan
sumusunod sa ating Panginoon at meron silang tinatawag na pananampalataya. Pagtsatsaga, brother. Pagtsatsaga. No? Kasi tunay nga na sa ating buhay, brother Nilbin, meron tayong mga pagsubok. Kaya ang pagtsatsaga ay kasama yan sa ating pananampalataya. Kasi kung sa ating buhay, eh, hindi na tayo nakaharap ng tinatawag nating problema, ay magtaka na ho tayo. No? Magtaka na ho tayo kung hindi tayo nakaramdam o... Abnormal ka na nun. No? Kung gano'n ang ating buhay, pag-iisipan natin yung saan tayong, saan ang panig tayo. Kasi pag tayo ay nasa panig ng ating Panginoon, ang kaaway ay gagawa at gagawa. Kaya isang blessing yan at isang providence na kung saan tayo ay nasa Panginoon pag tayo ay nakakaranas ng problema. Sapagkat ang kaaway ay galit sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Hindi na niya pakialaman yung mga taong adik, yung mga masasama. Ang binabanata ng kaaway ay walang iba yung mga taong sumusunod sa katangian. So, ang sagot natin, Brother John, hindi legalism yung pagsunod sa katangian. Ang sagot ng Bible ay ganito. Here are those who keep the commandments of God and the life of Jesus. Tinatawag po na banal na kasulatan na saints ang mga sumusunod sa katangian ng Diyos. Hindi tinatawag ng Bible na legalista yung mga sumusunod sa katangian ng Diyos. Kundi tinatawag na patience of the saints. Ayun po yung sagot ng banal na kasulatan. At dahil dyan, Brother John, ano yung sunod nating tanong? Ito ho ang sunod nating tanong. What significant act seals that the love relationship with Christ and what does it symbolize? Oh, napakaganda yan. What does it symbolize? Ako din po, sa banal na kasulatan, sa Roma 6 verse 46, ito po ang sinisimbolize niya. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life, that the body of sin might be done away with. Ayun po yung binabanggit ng banal na kasulatan. Ngayon pong sinisimbuluhan nito pong kaligtasan na ito. Ito pong sinisimbuluhan na pagtanggap natin sa ating Panginoong Yesus ay ito po ay baptism. Na tayo po ay nailubog na sumisimbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan at tayo po ay maliligtas. Yung pong simbolo na iniibig natin siya, na tinatanggap natin siya bilang personal na tagapagligtas, ito po ay sa pamamagitan po ng bautismo. Ayun po yun, Brother, Brother John. Pag sinasabi natin, Brother Nelvin, na paglubog, tinatawag nating paglibing sa ating buhay bilang makasalanan upang tayo maging bagong nilalang at lalakad sa ating Panginoon na kasama natin siya. Yes. Hindi po pwede tayo maglubog o tayo maglibing sa ating sarili na yung kamay natin ay nakalabas. Oh. Kasi gusto pa nating manuntok. Ano? Iaangat pa natin. Hindi po pwedeng maglibing tayo ng isang hayop na labas yung ulo para tumingin ng mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais o magsalita ng mga bagay, mga salitang hindi naayon sa ating Panginoon. Mm-hmm. Pag sinabi ho nating paglibing sa ating sarili na tinatawag nating bautismo, yan ho'y nilibing natin ang mga pangit na ugali sa ating buhay. At lalakad tayo sa tinatawag nating liwanag na nais ng Panginoon sa ating buhay. Yun ho yung tinatawag nating sinisimbolize, tinatawag nating paglibing sa ating sarili. At syempre po, ito po yung parang medyo panghuli na sa ating mga katanungan. Medyo huli-huli na. Sige, Brother John. Ito po ang sunod nating tanong. How can I be certain that the faith and love of my marriage to Christ will continue to increase? Kasi po, yung pong bautismo ay katulad po ito ng marriage, na ito po ay commitment natin sa ating Panginoong Yesus na siya lamang ang ating pong paglilingkuran. Kaya ang sunod na tanong, ito po ang huli nating tanong, Brother John. Ang huli nating tanong, how can I be certain that the faith and love of my marriage to Christ will continue to increase? Paano natin ito mapapanatili, Brother John? At mapapalago. Yes. Meron pong sanagot ng banal na kasulatan at ito po ang mga sumusunod. Ang sabi po sa banal na kasulatan, search the scripture. Sangayon sa Juan
5:39. Okay. At sabi po sa 1 Thessalonica 5:17, Brother John? Pray without ceasing. Ayan. Yan ho ang mga katunayan. At sa Colossians 2 verse 6, as you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, Colossians 2:6, ang sabi diyan, receive Christ, Jesus the Lord. Walk in Him. Ang yan ang sabi ng banal na kasulatan. At syempre, ang panghuling talata, 1 Corinthians 15:31, I die daily. Na ibig sabihin, ay isinasabit natin ang ating pong mga sarili araw-araw sa ating Panginoong Yesus. Na, nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan, katulad po ng itim na ito, na tayo po ay nananalangin sa ating mahal na Panginoong Diyos at tinatanggap natin si Jesus na siyang ating pong Panginoon ng buhay. At araw-araw, tayo po ay namamatay. Ibig sabihin nito ay, Brother John, nang namamatay dito sa talata nito, ay yung ating lumang pagkatao ay ating kinalilimutan na. O kapag ating tinanggap ang ating Panginoong Yesus. O napakaganda po ang tanggapin ng ating Panginoong Diyos na bilang personal na tagapagligtas, sapagkat ito ay magdudulot sa atin ng kaligayahan, ng buhay na walang hanggan na hindi natin matatamasa sa kahit ano pang mga bagay. At syempre, Brother John, gusto natin pasalamatan ang mga nakikinig ngayon. Masaya po ang ating Panginoong Diyos sapagkat nalaman niyo po ang katotohanan nito. Patuloy po kayo na makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang inyong pong lingkod, Brother Nelvin Alabanza. At ang inyong lingkod, Brother John Vincent Moralda. At ito po ang programa ng Adventist Youth Defender. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay.